Ako nagluto, Ana. Sarap, Nay. Okay. O yun. Mambal mo, hi, kalugit. Mm-hmm. Mambal mo, hi, kalugit. Hi, kalugit. Ayan, love mo ko, Nay. Love ko. Love mo ko? Nilab ko ang nagluto. Aloy, ka-perfect. Mga kalugit, good evening sa inyo. Huwag niyo po kalimutan i-like and share, pindutin ang notification bell ko, mga kalugit. Marami akong video ngayong i-upload. So, mga kalugit, nagluto ako ng mga pansit. Dami-dami, mga kalugit. Pakita mo, girl. Koy. Ayan, mga kalugit, ayan, nagluto ako, mga kalugit, kasi sinadya ko na parami, kasi bibigyan na naman natin yung kapitbahay natin. Dinilutuan ko yung mga kasama ko sa salon, kasi gusto na nila magkain. So, yun, mga kalugit, ayan, dami-dami, di man namin itong maubos, bibigyan namin yung kapitbahay namin. Ayan, so, hindi ko alam kung magustuhan nila yung ulam namin, mga kalugit, hindi ko alam kung bet nila. So, yun, ayan, ibigyan na natin yung mga kapitbahay natin, mga kalugit. Hugasan muna natin para bunga-bunga. Ayan, mga kalugit, ibigyan natin yung sinanay, yung matanda, nanay nga eh. Kunti, at tama-tama lang bigyan natin, baka hindi niya maubos kasi alam mo naman siyang mag-isa lang doon. Then, si Christine yung kaibigan ko, ayan. Ibigyan natin. Kasi yung sahog ng ano ko is carne norte. Ayan. Then, next, si yung isa ay si nanay. Nanay, yung isa ano. Hindi ko alam kung magustuhan nila yung ulam. Ayan. So, ayan, ibigay nila doon sa kapitbahay namin. Ayan. Ayan. Tapos, naano sila? Ano nila? Dagan sila nila? Hindi kamay. Okay, sila. Apat pala bibigyan ko kasi apat pala sila silingan kapitbahay namin. Yan. Ari, iladandan. Iladan, ayan. So, ayan, mga kalugit, ayan. So, ayan, lima kami dito sa bahay, ayan. So, at least, magbigay tayo ng ulam kasi maraming blessing darating sa atin. Wow, kailangan, mga kapitbahay natin, magmahalan tayo. Huwag tayo magsira-sira sa mga... Huwag tayong mag-inggitan, mga kapitbahay. Kasi marami akong nalalaman na mga kapitbahay natin is mga kapitbahay natin, ganyan, ang ibang mga kapitbahay na iinggitan, nakipag-awayan, kung ano makita doon sa kapitbahay, gagayahin, tapos mainggit, tapos kung ano ang makita nila doon, sasabihin doon sa kabila, yun ang nagpapaaway. Sana, sa ibang mga kapitbahay dyan, sana, huwag kayong gawa-gawa ng mga usap-usap na hindi naman totoo. Kailangan talaga, kung gusto nyo talaga na meron kayong mababait na kapitbahay, kailangan ipakita nyo sa kapitbahay nyo na mababait kayo. Huwag kayong magkaplastika, huwag kayong magmarites. Ayan, mga kalugit. Alam nyo, mga kapitbahay, tandaan nyo, mga kapitbahay, kailangan mahalin nyo ang kapitbahay nyo kasi hindi nyo alam balang araw yung kapitbahay nyo yan ang makatulong sa inyo. Kasi maraming ano ha, na-hurt lang kasi ako, marami akong nalalaman ng mga kapitbahay eh. Mga kapitbahay na ano, na maganda yung buhay mo, din sisiraan ka, imbes na may plano kang tutulungan sila, wala ka ng gana na tutulungan mo sila. Then alam niyo mga kalugit, na-realize po sa... Then yung mga kalugit, alam niyo kailangan talaga magpakatotoo kayo. Kasi... Hindi ako makakonsentrate mga kalugit kasi yung pamangkin ko tinatawanan na po ang butoy ko. May anak siya kung something. Parang may tiriring. Bata pa may tiriring. So yun mga kalugit. Kailangan talaga mahalin natin yung kapitbahay natin kagaya ko dito. Mahal ako ng mga kapitbahay ko in case emergency. Tinutulungan nila ako dito. Ay!
May nalaman talaga akong mga kapitbahay na anon, sobrang marites. Imbis na tutulugan mo sila mga kalugit, hindi mo parang wala ka na gana sa kanila kasi ikaw lang ang binabantayan nila. Meron akong tinulungan mga kalugit, hindi ko man naisip na ano. Ako pa rin yung ano, yung sinisiraan, ganun-ganun. So, tinulungan mo na nga, pero yung iba, hindi nila ma-appreciate. Parang kaplastikan lang. Imbis na tutulungan mo sila, hindi na lang. Alam yung mga kalugit, yun lang ang sakit sa mga kapitbahay, ibang kapitbahay, mga kalugit. Hindi sila pansin, ganun. Basta, nahit lang kasi ako eh. Kasi, meron akong, basta mga kalugit, kasi, basta, at ayun na ano lang talaga ako na na-hurt lang kasi ako sa mga taong masama ang ugali mga kalugit na akala mo kung sila perfect pero sila hindi sila nagmamalinis sila mga kalugit yung buhay nila hindi nila nababantayan kundi yung buhay ng ibang tao ang binabantayan nila. Sana kayo kung nanood man kayo sana ikaw Marites. Stop na ang pagpaninira ng tao. Sinisira niyo ang buhay ng tao. Alam niyo mga kalugit ngayon, ipapalabas ko na yung sakit ng ano ko loob. Ha? Kasi hindi ko lang sabihin kung sino man. Kasi yung mga tao na yan, ninira ng buhay mga kalugit. Ninira sila ng buhay mga kalugit. Kasi alam niyo mga kalugit, sana naman, Kung manira sila ng mga buhay ng tao, sana ilagay nila sa lugar. Huwag sila magawa-gawa ng mga ano. Kawawa naman yung mga taong walang kalaban-laban. Nasira yung buhay ng isang tao dahil sa kanila. Sana, kung gumawa kayo ng mga ganyang bagay, sana isipin nyo din, meron kayong pamilya. Huwag kayong manira ng buhay. Nasira yung buhay ng isang tao. Kawawa. Hindi kayong naawa sa kanila. Alam niyo mga kalugit, kung meron kayong Panginoon sa buhay nyo, hindi nyo yan gawin. Alam nyo mga kalugit ako, hindi ko masabi sa sarili ko na perfect talaga ako. Pero alam ko sa sarili ko kung saan ako lulugar, ano ang ginagawa ko, alam ko ang mali at tama. O na-experience ko yung mga bagay na yan, pero bata pa ko ngayon, na-realize ko na hindi tama ang gumagawa ka ng mga mali, mga kalugit. Kailangan mahalin nyo ang inyong kapitbahay in case emergency. Yung kapitbahay nyo, yan ang tutulong balang araw sa inyo. For example, na high blood ka dyan sa loob ng bahay nyo. Yung kapitbahay mo is sobrang bait. Hindi tutulungan ka niya kasi nakita niya yung sitwasyon ng buhay nyo. Kung masama kang tao, na high blood ka dyan, namatay ka nang dyan, hindi ka tutulungan ng kapitbahay nyo. Yan ang tandaan mo, manay, manoy. Tandaan nyo yan. Kailangan magpakatotoo kayo sarili nyo, huwag kayong manira ng buhay. Alam nyo? Sobrang-sobra na kayo eh. Ha? Sana ilagay nyo sa lugar yung ano nyo, yung ginagawa nyo, girl. Kasi nanira kayo ng buhay. Mahalin nyo yung kapitbahay nyo. Alam nyo? Masaya si Lord. Masaya si Lord kapag mabait ka sa kapitbahay nyo. Diba? Nandyan sa Bible eh. Ha? Mahalin nyo ang kapitbahay nyo. Mahalin nyo ang kapitbahay nyo kasi swerte ka. Swerte ka kung mahal ka ng kapitbahay nyo. Ha? Magbigayan kayo, magmahalan kayo sa isa't isa. Huwag nyo sirain ang buhay ng tao, okay? So yun lang. Ang akin lang, sana mabasahan to ng Marites na yan. Sana, kung saan ka man Marites, manoy manay, unahin nyo muna ang sarili nyo bago ang ibang tao. Tingnan nyo muna ang sarili nyo bago kayo gumawa ng isang masamang gawain. Ha? So yun, pray po na tayo. Pinipray ko lagi yung mga taong masama. Pinipray ko kung sino yun. Then yung mga taong tinatapakan, alam nyo, ang taong tinatapakan, mga kalugit, sila yung inaangat ng buhay. Kayo mismo, binababa yun yung sarili nyo. Yung inaapakan yung tao, yun ang pinaangat nyo, pinaakyat nyo sa taas. Ayan, naranasan ko na yan. Maraming nang bubuli sa akin. Alam nyo kung sino yun. Kayo ang nang bubuli sa akin. Alam nyo nga. Kahit family ko nga, pariente or mga ano ko dyan, kayo ang nang bubuli sa akin. Alam nyo yan.
So yun, mahalin nyo ang sarili nyo, lalo nyo ang family nyo. Kailangan mahalin nyo talaga mga kalugit. Huwag kayong mag-ano. Ay! Inuoko, gayahin nyo ako, positive in life. Hindi ko, minamahal ko yung kapitbahay ko dito sa Davao. Minamahal ko ang kapitbahay ko sa Davao. Mahal din nila ako in case emergency. Tinutulungan nila ako. Kasi sila ang yung mababait kong kapitbahay. So, yon, shout out sa inyo. Ayun, I love you mga kalugit. Ayan, bibigyan ko na ang kapitbahay ko ng ulam. Ayan. So, yun mga kalugit. God bless all. Enjoy sa panonood. Bye! Meron ko ibigay. Nagdaghan ko ano. Bihon. Kung ano na yun. Ayan si nanay mga kalugit. Wapak si nanay ay. Ha? Galing pa ako trabaho, nagluto ako. Ha? Nagluto ako. Mag-asawa ka na galing, sika. Ayan si nanay mga kalugit. Ayan ko, asa kay nanay? Ano ba? Hindi na kay nanay. Siya ba? Nalabaw? Ano kay nanay? Ani. Oo. Ayan. Mahulog, ara si nanay. Ay, ara ko, ano lang sa taas? Hindi ko na ba? Ako, buhi inay, imong kamot mataas po na. Ayan. Ayan, sarap nay. Ako nagluto ana. Sarap nay. Ayan, mambal mo hay kalugit. Mambal mo hay kalugit. Hay kalugit. Ayan, love mo ko nay. Love ko. Nilab ko ang nagluto. Haloy, ka-perfect. Si Erwin. Mabait si kalugit. Mabait naman, mabait masyado. Haloy. Mabait naman ni si kalugit, kaya nababae naman. Yan si nanay, yan. Kung in case emergency mga kalugit, siya ang nag-iwan sa bahay, magdilig ng mga flowers ko before. Yan, kung nagtitrabaho ko sa salon. Yan mga kalugit, ayan, bye-bye nanay. Bye-bye, kalugit. Ayan. Busog na ko. Ayan, bye-bye. Ayan, alak. Nagluto kong pansit ba? Abot nung ganahan ka, oh. Ay, salam. Ang gwapo si nanay, oh. Mag-hi ka, nay. Hi, thank you. Pang merienda, midnight snack. Ang gani. Ibutang sa plato. Ayan, ugo pa kasi yan. Cute iyang balay, oh. Mag-hi ka, mother. Hi. Hi, hello. Ayan. Good evening. Thank you. Di na nahugasan pa. Hindi na uwi. Ayan, bye-bye, nanay. Bye-bye. Thank you. Very big. Oh. Day. Gani. Nay, ah. Para sa si Christina? Where's your mama? Lumabas ka, may utang ka sa akin, kailangan mong bayaran. Lumayas ka pa si gai mong suga. Meron akong gumba, lechon, then afritada, macaroni, ayan. Ayun, guwapo kay si Cristino, dato kay siya, may second floor siya. Nagluto ko, oy, dagan kay giluto ko ba? De? Ay, bas hindi ka magkaawa na, arte-arte ba yan na? Amo nang miga ko, oh. Ayan, oh. Halain? Di, smile, B. Smile. Ang gwapo kayo siya, oh. Salamat! Ang bayang surdlan ko. Mag-asan doon. Gwapo kayo si Christina, oh. Mga ako mga kauban sa loon, oh. Dali mo sa, mag-haisa mo. Oh, gwapo kayo sila, oh. Lugit! Mayong gabi ka ninyong kanan! Masa nagigaon mo dahil, manok? Ako lang pinakagwapa nga nabitbit o itlog. Ayan. Ayan. Salamat sa donasyon. Alo, ay gwapo kayo si Christina, oh. Ayan. Describe yourself. Maganda. Ano masasabi mo, girl? Maraming nagtatanong, mabait ba doon si Sherwin? Mabait ba doon si Sherwin? Sobrang bait. Alay, plastic ay kaday, oy. Ayaw ba? Ano ba pa, oy? Show ang kilay sa, oy. Ayan ang mga silingan ko, mga kalugit. Sobrang bait nila sa akin. Ayan. Thank you, Mr. Ingron. Ayan. So, ayan ang binibigyan ko, mga kalugit. Kung mayroong may nagbigay ng ano sa akin last time, sila ang binibigyan ko, mga kapitbahay ko dito. Kasi yung mga kapitbahay ko is... Ayun, chismosa. Hindi, yan sila chismosa, no? Mabait. Iba ang mga kapitbahay kong chismosa. Ayan, mga kalugit. So, nag-emote si Mr. Ingron, tanawa ka ron. So, ayan, mga kalugit. See you later. So, yung mga kalugit, ayan, mga kapitbahay ko, sobrang dilim talaga dito, mga kalugit. Ayan, mga kalugit, tingnan nyo. Sobrang dilim talaga, masyado, sobra. Sobra, sobra. Ayan. Ayan, mga kalugit. O, ayan, ang bahay na. Ayan, sobrang dilim talaga dito. So, yun, mga kalugit.
Logit, yun na yung mga kapitbahay ko. Kailangan mga kapitbahay. Kailangan mabait tayo sa kapitbahay natin para mahalin din tayo ng kapitbahay natin, mga kalogit. Kailangan magpakatuto tayo sa sarili, mahalin ang mga kapitbahay para enjoy lagi. Huwag mag-ingitan kung ano meron sa iba, huwag natin gayahin. Dahil si Lord nandiyan lagi at makikita tayo lagi at mahalin natin ang sarili. Yan mga kalogit, God bless all. Bye! Huwag niyo po kalimutan i-subscribe, like, and share, pindutin ang notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. So mga kalogit, God bless all. Enjoy!